Magandang araw mga Tagigenyos. Ako si SK Beng Maximo at ito ang Tagig Daily Report. Para sa araw na ito, ito po ang ating mga pag-uusapan. Para po talakay ng mga ito, kasama natin ngayon ang ating Majority Floor Leader, Konsehal Attorney Darwin Ikay. Maraming salamat Konsehal Beng at magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, October 16, 2020, ating tatalakay ng Tagig with lowest cases in NCR, focused on the new normal, violations report, TikTok registrar's report, at COVID-19 case updates sa ating lungsod. With lowest cases in NCR, Tagig City focused on the new normal. Sa mga lungsod sa NCR, ang Tagig ay mayroong pinakamababang bilang ng mga aktibong kaso dahil sa pagkakaroon ng 19 cases per 100,000 na populasyon. Nagpapakita lamang ito na ang lungsod ay nakakapagbigay aksyon at nakakatugon upang makontrol ang transmission ng COVID-19. Ang focus ngayon ng pamahalang lungsod ay matulungan ang mga establishmento na makapagbukas ng ligtas at responsable. Ayon kay Mayor Lino, ang lungsod ay naniniwala na ang pagpapatupad ng health protocol sa mga commercial areas at mga opisina ay ang susi ngayon na ating kailangan upang makapag-focus. Ang iba pang lungsod na may mga mababang active cases per 100,000 na populasyon ay ang Muntinlupa 33, Parañaque 33, Caloocan 36 at Las Piñas 37. Sa kabilang banda, ang average ng active cases per 100,000 na populasyon sa NCR ay nananatili pa rin sa 68 base sa official na datos na inilabas ng bawat local government unit sa Metro Manila. Lahat ng ito ay posible sa pamamagitan ng PDITR or Prevent, Detect, Isolate, Treat, and Reintegrate na strategiya ng pamahalang lokal. Sa paraan na ito, ang lungsod ay nakakuha ng mas mababang mga kaso at tumaas ang mga naitatalang recoveries. Kasabay ng strategiyang ito ay ang paglikha ng mga infrastruktura tulad ng bagong lungsod na Lakeshore Mega Complex na kinalalagyan ng Tagig Molecular Laboratory, Tagig National Testing Facility at Lakeshore Hotel Mega Quarantine Facility. Tinulungan nito ang ating pamahalaan na magkaroon ng isang mas mabilis at madaling pagproseso ng mga specimen, pagsasagawa ng mga accessible na PCR tests at pagtulong sa mga pasyente ng COVID-19 sa kanilang pagpapagaling. As of October 13, mayroong kabuuan na 59,302 PCR tests na ang naisagawa. Kinakatawan nito ang 6.01% ng lokal na populasyon ng Tagig. Ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa lungsod ay nasa 8,136 at ang mga naitalang recoveries ay umabot sa 7,893 na may 97% recovery rate. Samantala, ang pinagsama-samang bilang ng mga namatay ay nananatili sa 60 na may case fatality rate o CFR na 0.74%. Nakabilang din sa pinakamababang kaso ng fatality rate sa bansa. Ang lungsod ay kasalukuyang mayroong 183 na aktibong kaso sa lungsod, ang pinakamababa sa loob ng 2 buwan. Sa kabila ng pagsulong na ito sa ating laban sa COVID-19, hinihikayat ng Tagig City ang mga mamamayan at stakeholder na manatiling magpagbantay. Tinitiyak ng pamahalaang lokal na ipagpapatuloy nito ang pagpapatupad ng mga interventions laban sa COVID-19 at sa pagkalat nito, pati na rin ang pagkakaroon ng inisyatibo at paglikha ng iba pang mga programa na naglalayong matulungan ang Tagig at ang mga mamamayan sa new normal. Para sa violations report, as of October 15, 2020, RA 9165, tatlo, RA 7610, isa, PD 1602, tatlo, RA 9165, dalawa, RA 9165 isa, Curfew for Minors 13, GCQ Violators 49, Cited 10, Impounded 3 for a total of 91. TikTok Online Campus Registrar's Report. Narito naman ang report para sa TikTok as of October 15, 2020. Total enrollees 8,342. Total registered accounts issued with access code 7,652. Users already completed their courses 4,351, for verification 690. Para naman sa COVID-19 case update, narito naman ang ating update sa lungsod as of October 15, 2020.
nakapagtala ang Taguig City Epidemiology Disease and Surveillance Unit or SEDSU na mga sumusunod. 44 new coronavirus cases, 50 recoveries, 8,227 total confirmed cases, 7,989 total recoveries, 60 deaths, 178 active cases, 60,062 PCR tests. Patuloy na pinaalalahan ng lahat ng mamamayan na ang unang hakbang upang labanan ng pandemyang ito ay ang prevention o pag-iwas. Ito ang ating dapat na prioridad. Ang siyudad ng Taguig ay patuloy na sa ilalim ng general community quarantine. Kaya't ang bawat isa ay patuloy na inaasahan na sumunod sa lahat ng alituntunin na ibinababa ng national at local government. Patuloy po tayong sumunod sa protocols ng social distancing, pagsusuot ng mask, pagsusuot ng face shield at panatilihing malinis ang ating katawan. Dito sa Taguig, patuloy po tayong magtulungan. Dito sa Taguig, patuloy po tayong magbayanihan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Konsehal Darwin Ikay. At maraming salamat sa inyo sa pagsama sa amin ngayong araw para sa ating Taguig Daily Report. Para sa latest information at updates patungkol sa COVID-19, maaari po lamang bisitahin ang ating I Love Taguig Facebook page o di kaya naman pumunta sa website ng www.tagiginfo.com. Maraming salamat po sa inyo at dito sa Taguig, magpatuloy tayong magbayanihan.